Okay, guys. Sorry, wait lang. Ako mag-intro dahil wala si Abby today. Si Abby kasi, so kahapon daw, nasa party. Di ba nakita mo naman, bro? Nasa party, nasa bonfire, lumipat ng... Sa bonfire. Lumipat ng Revel ata, or... Silo ba? Di ko alam sa lumipat yun. Basta lumipat siya. Tapos, he just told me this morning na he had to go home to Bicol kasi umuwi ata yung lola at lolo niya. So, he gets the pass na umuwi siya. Siyempre, family day naman talaga ngayon sa Sunday. Wala naman talaga usually episode ng ganitong araw. But, people are gonna crucify me if I don't come out with a mock draft. So, last minute, I needed to find someone na number one. Obviously, mahal lang basketball. Number two, mahal lang PBA. Kasi may PBA pedigree. So, alam naman natin, pag PBA ang pinag-uusapan, ayoko ng toxicity, kaibigan. So, dahil PBA ano ka, kumbaga yung pamilya mo talagang PBA, maganda kakwentuhan. Guys, si Juanito Gregorio nga pala. Actually, ikaw yung sinasabi namin kahapon ni Javi dun sa video namin na yung mga talagang purong isko, mga Gregorio. Pare, since grade school. Pero true and true. Pare. Pero sinasabi ko lang ngayon kasi medyo madami-dami din naman yung saktong madami-dami naman yung nanonood nito. So pag may pick ka na katangahan, katulad pag may katangahang pick si Abby, maririnig mo sa mga tao. Tapos bro, may mga coaches din na nakikinig nito. That's why I wanted to release this talagang as early as possible bago mag-draft para meron tayong ano. Pero usually nag-updates kami bago mag-start ng topic. Kumusta yung bonfire kagabi, pare? Hindi ako nakapunta eh. Solid, pare. As in, talagang, ano yun, nung kumanta yung UP naming mahal. Pucha, parang iba eh. Parang may mga umiiyak talaga eh. Umiiyak talaga. Tapos si Jonoy Danaw na version. Jonoy Danaw na version. So, mabagal na ano. So, parang... Pero solid, like talagang alive yung crowd, talagang buhay pare, talagang buhay. Something that Ateneo would do every year and something we would do every 36 years. So, Huwag naman sana. September. September. Sana bumak-tubak tayo kung kakayanin natin, mga kaibigan. Kapon, nasa anti-veto, kasama ko sina Miko, sina Anton, Justin Chua, Jerome Lastimosa, kasama ko. Sabi ko nga, we all agreed na hindi na yon something na Ateneo can look back on, and alam mo yung pag inanalyze mo yung laro, minsan concede ka na lang kasi we did everything we could, and I believe Ateneo did. Sabi nga namin kapo ni Javi, yung mga tira na meron tayo nung huli, puro destiny na yon, brother. Puro ano na. I started with a fade away three on a dying shot clock. Wala eh, binigay na lang talaga. It started pa dun sa CJ Cancino boarding. Oh, tama. Di ba? And also people, sorry ha, sobrang dami namin gusto pag-usapan kapon. We forgot to mention Harold Alarcon, who has been great. Amazing. Throughout the semis to the finals. Tapos yung rebound niya, ilalabas niya, bigla na lang. Ilalabas na niya yung bola, biglang nag-decide siya. Hindi, titira ko na lang. Bigla sa malikot. Tas na shoot. That was also a crucial basket. Sorry kung hindi namin na-mention kasi sobrang dami naman na talaga to mention. Pero yung NU boys, iisa naman na yun eh, Alarcon. And also preseason pa lang nung naparod ko sila dun sa tune-up game. I don't know kung nandun ka nung tune-up game ng Lasal UP. Wala, I think. Jaggy was there ata. And na-mention ko na dun that Harold Alarcon was also looked impressive. And isa siya dun sa mga wala dapat kung hindi nag-pandemic. Diba? Hindi naman dapat sa atin yung kung hindi nag-pandemic, diba? Kasi wala naman dapat sa atin si Coach Gold. Oh, diba? So madaming wala talaga. Blessing na lang talaga. Like we said yesterday, ayaw natin maging insensitive, but gumanda talaga yung team because of the pandemic, because of the yung pieces na nangyari. Okay. So, we will try disclaimer lang ah. Alam ko last year 7 of 7 ako last year, bro. Mm-hmm. Nakuha ko from Monzon, Mikey second, 'di ba? Mm-hmm. Hindi, pang-apat si Mikey. Hindi. Third si Oftana. Oftana. Sino second ulit? Si Monzon. Sino ba second last year? Mikey pang-apat eh. Third si Oftana. Sino ba second last year? Si... Hindi si Raik. Ano ba to? 2000. Sorry ah, alam kong sumisigaw na kayo ngayon at sinasabi niyong
Alam niyo na kung sino. Pero ah, si ano? Sa Malonzo. Okay. Jamie Malonzo. Jamie Malonzo, nakuha ko sa Tusa Northport of Tana, Mikey, and then Santillan. And then Adamos. And then I finished it with Muyang. Ang nagkamali yung last year, bro, kasi nung nag-terraforma na, I said they're gonna get the best available talent kasi yun ang kailangan ng terraforma. That time, wala naman sila Alex Cabagnot noon. So I went with Alvin Pasaol. Pero kinuha nila si James Laput. Tapos, pumalit lang para yung pangwalo tuloy sa Meralco. I thought Laput was gonna be there kasi kailangan nila ng big man to help out yung mga dirty work sa ilalim kasama nila Almazan. Yun yung nagpasaol. So nagkamali lang, napagpalit ko yun. So 7 of 7 ako last year. And I believe I had the... I have to say, mas mahirap yung draft this year. Yun lang nga, pare. Kaya may disclaimer ako kasi last year, everybody was like, uy, kasi sa akin, sa lahat ng mock draft, sa akin yung pinakamatagal na tama. Kaya 7 of 7. So everybody has been asking me na, oh, gawa ka ulit. Tignan natin. Guys, iba yung this year. So, hirap pa, number one pa lang magkamali ka, sira na lahat eh. Oh, pero this year nga, number one lang ang sure. I believe number one lang ang sure this year. Let me pull out a list para lang. May listahan ka na ba? Nang ano? Nasa harapan mo ngayon, may listahan ka ba? Ay, ito. Listahan ako ng mga pangalan. Ito, ay, galing sa spin. Okay. Oh, nakuha ko sa Hoops Hub. So ito. Alright, let's try this out. We're just doing the first round. Kasi let's be realistic here. Pagdating ng second round, iba-iba na yan. And also, disclaimer, walang toxicity dito. This is all purely basketball analysis. Wala yung, hindi, ito bata kasi ng MVP, ito bata ng SMC, so malamang dito yan. No, this is all basketball analysis. So kung magkamali kami because of bata nila to, which alam naman natin, totoo yan. Understandable. Wala na tayong magagawa doon. Also, wala kaming trade. So obviously, pag may nag-trade, hindi namin alam yon. Tapos, we're basing it on the lineups as of today, as of this moment. Si Mavahan Misi, hindi pa pumipirma. Si Abu Tratter, hindi pa pumipirma. Si Greg Slaughter, hindi pa. So, as of today, mahirap to, pero sige. Alright, so, we'll go. Ikaw muna, tas ako. Okay, game, ha? Ano yung ano natin? Ano yung draft? Meron kang draft sequence? Order? Oo. It's Blackwater number one. Oh, sige. Tama. Let's, because you have it, sige, ano na tayo? Ikaw magsabi kung sino. Tama, hindi ko pa ano eh. Tama ba? Blackwater, Terraforma. Puta, hindi ka sigurado. Converge. Hindi ka sigurado. Rain or Shine. Northport 6, 7, and Lex 8. Hinebra. Blackwater. 9 Blackwater. 10. Rain or Shine. 11. Blackwater. Putang dahil Blackwater. 12. 12 Magnolia. Okay. So walang SMB. Walang SMB, walang TNT. Wala. Okay. Mga fourth round. Abot ba tayo doon? Hindi. Ano kung sabi nga ni Coach Leo, bako water boy na lang kunin nila doon eh. Okay. Sige. Let's try to do this. So, Blackwater. Blackwater muna. Okay. Sige. First pick ka. First pick, Blackwater. Hirap agad eh. Seryoso ka ba? Ito nga yung pinakamadali. Hirap agad eh. They're not passing on Brandon Ganuelas Roser, bro. Sino sa tingin mo kalaban ni Brandon Ganuelas Roser sa number one? Medyo fan ako ng Bearfield eh. Wala yung medyo Bearfield, bro. Ay, wala na ba? So, walang pareho sila. Walang Bearfield. Walang Bearfield, walang Baltazar. Okay. Automatic pick na to. Easy pick. Easy, yeah. Number one, it would be Brandon Ganuelas Roser. Okay. I call the same. Brandon Ganuelas Roser would be number one. Alright, kaya sobrang humirap kasi nawala si Balti and Bearfield. I called, previously, nung nandun sila pareho, I was going BGR at one. I actually wanted Bearfield at one. And then I thought two would be Baltazar and then three aabot si BGR. Oh, baliktad. I was thinking Baltazar would be the best talent. Okay. Bearfield at two. And then BGR at 3. Okay. Sige, but since yun na nga, wala, hindi nangyari yun. Okay, dito na nagsisimula yung mga big picks. Yung number one lang naman talaga yan. Okay, so Terra. Alright. Who do you think Terra Firma will go? Just from the game and the need,
I think Justin Arana. Justin Arana. Two. Okay. Justin Arana at Mando. Yung nilaro lang niya from the season, even coming out of the injury, di ba? Yeah. Big time talaga yung guy. Big time talaga yung guy. I think, okay, so you go with Justin. I think that Justin Arana is the best center in this draft. Alam naman lahat ng tao, bata ako yan. 29 rebounds in one game. He averaged 17 and 15 sa NCAA. Although walang foreign student athlete ton, but still, 17 and 15 is tough. Okay. I was really thinking about it would be either Jeremiah Gray or Justin Arana for number two. Kasi si Gray talaga pare nung nasa combine ako talaga matunog. Teams were still talking about him. Is he off the injury? Hindi. January. Maghihintay ka ng January. Yun. Ano. But, yun kasi na, ano eh. But some teams like Converge, I talked to them. They're ready to wait. Hinebra's ready to wait. Kung umabot man, may malabo umabot sa Hinebra yun. But some teams are really willing to wait for this kid. Kasi alam naman natin, magaling talaga. Okay. So, I was thinking about Gray sa 2. But, they just signed Alex. And Alex is not gonna be back for a while. So, you can't have 2 wingmen waiting. Na waiting ka. Okay. So, they just signed Alex. Monzon is still there. Technically, Wami's still there. Alam kong malapit na, pero nandun si Wami. So, tatlo na kagad yun. And long term pa yung pinirma ni Alex. So, I was thinking na Isaac Go could be a good 4. Kasi 4 naman siya kay... Tama. There was a time 4 siya kay Anshi. Tapos alam naman si Isaac. Isaac is not a banger down low. More of IQ, may tira sa labas. No, diba? I go to the Gilas training sometime. 4, di ba? He's been playing with 4. So, 4. 4 ang nalaro niya. Tapos, nawala pa si Adams. Si Roosevelt Adams. So, isa-slide mo ko talaga ngayon sa 4 si Isaac. So, tama ka. I'm going with Arana. I was hoping that Arana would end up with Converge, to be honest. Kasi kailangan din ng Converge ng big man. Totoo. But then, yeah, since nawala si yung mga first 2 picks dapat Fairfield and Baltasar, umakyat kayo si Arana to 2. Okay, so I see a Wami, Alex, or Monzon, and then a 3. Sino bang tres ng ano? Sino bang tres ng Terra Firma? Maybe they can get an import at the 3. Pero sa All Filipino, let's say All Filipino, kasi yung parating naman ngayon is All Filipino. So, they can... Wait, hanapin ko yung teams. Okay. Check ko lang yung lineup ng Terra Firma. Okay, so we got Wami at the 1. Kahilig is at the 3. Yun, okay. Si Kahilig. Oh, tama. So, Philip Kahilig, which... Andreas Kahilig, which sobrang, ano yan, bataya ng Terra Firma. He stayed even though may mga ibang kumukuha sa kanya. He's at the 3. And then you go Isaac 4 at the 4. And then 5, si Arana. And then you have Camson, Aldrich Ramos, Kabaini, di ba? So, yeah, I think that's this a, would that's be a 4. That's a good, ano? That's oh, that's a good pickup for them. That will compete. Parang they don't have a legitimate center. Kumbaga si Camson, as great as he is, as talagang bulldozer. Undersized. Aldrich, shooter. Old school. And then, actually, yung era pa lang na hindi, wala pang stretch for, yun na si Aldrich, di ba? Andun na si Aldrich. So yeah, I think Arana would be perfect for them at 2. Alright. Sino 3? Oh, so 3-4 Converge. 3-4 Converge. So, parang you cannot go wrong with 3 or 4. Diba? Yeah. Kasi yeah. Either way. From experience, okay, may effect yan. May effect. Ah, may effect. Remember, bakit? Yung remember. Wait, remember sorry. Remember the Air 21-1-2-3? Yung sweldo ng top 3 iba na sa 4. Tama, di ba? Oo. Oh, am I right na yung top 3 Matic Max? Pero alam ko, wait, alam ko wala nang ano eh. Wala nang cap eh. Oo nga pala, diba? pwede ka lang 420. Pwede ka lang 420. But mentally, may effect yan. May effect. Yan. Remember the Air 21-1-2-3? Raba? Diba? No. Baklaw was 1. And then Raba was 2. Oh, ano I si Raba dun, bro? Hurt si Raba dun. I was in Robinson's, pare. I was in Robinson's. We were all expecting na si Raba. Diba? I was in Robinson's. Katabi ko si Coach Yeng. Katabi ko si Coach Yeng lahat. So parang lahat nung... Ako, parang wala namang mag-iiba eh. Hindi, bro. Epekto yun, pare. So merong effect. I don't know if it's the same thing sa 3 and 4, ha? But... Pero, pare...
nung interview ko kay Raba, dala pa rin niya yun hanggang ngayon. Dapat number one. Everyone thought, no disrespect to Nonoy. Nonoy was a great player in college. But Raba was MVP and all that. So, marami nagulat dun sa pick na yun. Okay, sige. So, since 3-4. Let's assume na may effect. So you can really pick your third and then fourth. I'm going with Jerry Maigri at 3. Obvious choice. Yeah. Best talent same. Available. Same. Best going. Talent available. Going same. But, especially kasi baka mawala si Mav. Mm. I feel like the only superstar they have at the moment is Jeron. Superstar. Okay, no disrespect. Again, ha, like disclaimer, no disrespect to the ASCA people or the Converge players, pero Jeron pa lang yung superstar. Which Jerry Maya can be the second one. The and second then, star. The because second he's, star. Medyo, ang tingin ko kasi kay Jerry Maya, old rookie to eh. Mm-hmm. So, hindi to katulad nila Alin Bulanadi. Old rookie ready to. Play. Ready to play. And, maghihintay sila. And, because Converge has the luxury to wait kasi may Bulanadi ka pa naman, may De Gregorio ka, di ba? Meron ka pang RK, Stockton, so pwede ka mag-intay. Then you can wait. And also, nakausap ko si Coach Jeff, they're willing to wait. So, I think I'm going Gray at 3. Okay, Gray ka rin. Ito, 4. At 4, I'm hirap. Medyo mahirap eh. Kasi, ako personally, I would go with someone ready to play from experience, big time, heavy GDL. You're going Javi GDL? Oh, no, need. Alaska. Converge. Sorry guys. Naman, Converge. Kung need, ang bohot eh. Tama ka dun pa. Ang bohot. So, they need a big. Ang bohot. They need a big. Yep. They need a big. Ang bohot. Adamos has not played to the... Yep, to the, Adamos. To the, no, Adamos is direct. Still, ano, nagpapahinog pa. He's tama. A process. I believe a bohot also will somewhat be a process as well. Pero, they just lost Abu Tratter. As of now, ah, they don't have Abu Tratter. They lost their main big. They have Taha though, and they have Adamos, but they need an extra big. That's why I really felt like Arana would be perfect for them. Kaya lang since umakyat. Yeah, I think I'm going Ambohot for them. Tama. So, pareho pa tayo top 4. Mm. So, BGR, Arana, Gray, Ambohot. Okay. Rain or Shine. Coach Rain Chris Shine. Gavina. No. Hirap kasi malaman. Malalim yung rain or shine, but you can always interchange eh. Di ba? Oh, ano sila eh? Parang, pwede naman mag-tresto, pwede mag-dusto. I've always said that I feel like, with all due respect to Asisio, Karako, Travis, I have still yet to see them have a pure point guard. For me, it's only Travis. Yung talagang pure, ah. So, I've always said that they could get an extra point guard. But, walang nagsa-stand out dito sa draft. Sa draft na tipo. Exactly. Kung nandito yung Brickman, Brickman ka. Pero, since yung mga point guard dito, I would still take Karakut, Asisio, and Travis over these guys. Hindi ako kukuha ng point guard. Alam mo kung sino hindi pa pumipirma? Sa Rain or Shine, balita ko. Sino? Si JV. As of now, hindi nakapirma si JV. As of now, no toxicity involved. As of now, hindi nakapirma si JV Mokon. So I would make a pick dahil wala pa si JV. Oo, kasi may 5 naman sila eh, di ba? They have Big Bo, Norbert. They have well, may big man ba sila? Wait ah. Rain or Shine. They have Bo. Si Ponferrada. Onferrada, they have Santillan, Torres, Vince Tolentino, Bradwin Ginto. Yeah. They don't need a big. They don't need a big. Okay, so at the 5, I think it's pretty obvious. Let's say wala pa nga si JV. Ano, wala pa si JV. Pero kailangan din nila lang wingman kung kahit nandun si JV. Wingman ang I would go with Javi. I would go with Javi. Mga pareho tayo dito. Breda! Okay! I was thinking... Sa 6 to 10 yan, medyo... Magulo na to. I was thinking... Okay, so the choices, first and foremost, the choices for... If we're saying that position na medyo mas mahaba ka, Javi, Gian, si Mamu, and maybe Encho, would be in the same on the Encho same would probably be the position. Best point guard available pero hindi ba nga point guard eh oo nga
want to... Okay. With all due respect to all the grafties, ha, mamaya bring up that in sleepers. Para naman hindi tayo, ano. Okay, so, yeah, I think they have to go with Javi because they don't have a pure shooter. Like, yung trabaho niya, tumira. Wala, no? Si Nabatak, scorer. Si, obviously, JV, oh, pare, JV Moko, scorer. Wala, they need a floor spacer. So, yeah, I think I'm going with Javi. Okay, so pare pa tayo sa 1 to 5. 1 to 5. Sino pa anim? Ito na. 6 is Northport. Tama ba? Northport. Northport at 6. Ito yung gusto nila si Ambohot sana. Kasi obviously, ano, pero Letran connection. Tapos, wala pa si Greg. So, they would have... Pare yan ang kulang nila sentro. Sentro nila si Arwin Santos pag walang import. Pare naman, alam ko naman magaling si Arwin, pero huwag naman natin sentro for 42 years old, 41 years old na. So, mayroon pa bang sentro dito na nakikita ka? Si Calma na lang ang big man. Si pero hindi sentro si Calma. Man. Hindi sentro si Calma. Calma is more of a Aldrich Ramos. Oh, 3-4. Diba? Si Ato Ular, ganun din, 4. This is where it... Ito yung biggest it's challenge confusing. So far. Gets confusing. Sino mga big man? Si Fajarito. Medyo mag-stretch ka ba ng ganun? Oh, masyadong ano yung reach. That's a reach. Just for a need. That's a reach. Just for a need. Ako? At the, six. The earliest that I can... The reach... The farthest reach I can go is Chris Lalata. That's the farthest. If we're talking about a big man. Mm. Kasi parang hindi ka magbe-best available talent sa Northport kasi parang malakas naman sila eh. Malakas naman sila eh. Kumbaga, kompleto yung ano mo eh. May Bolik ka, Sumang, di ba? Meron ka pang Ferrer, Malonzo, Troy, Paolo Taha, Jonathan Gray, babalik, Jeric Balanza, kakapirma lang. So big man talaga. Lalim. Bro, ito I'm looking at the Northport lineup right now sa PBA.com. Jervy, Reich, Arwin, yun lang ang tatlong Bigs. Big man. So, I don't think they're going best available talent because if you go best available talent, then that's when you would go maybe Encho, Mamu. Pero di mo naman kailangan ng ganun eh. So, yeah! Sige, sino sa'yo? Ako, I would go with the best available big. Okay, sino ang best available big, sir? Who is Calma? Calma? I'm going Jim Calma. I can't... You're right that he may be the best available big in terms of skills. Hindi medyo fit. Hindi fit. Kasi top scorer yan sa NCAA. So, people, Jim Calma is legit. Pero, hindi ko sinasabi pareho sila ni Arwin, ha? Pero parang kumuha rin ng Arwin sa labas naglalaro na big man. So, you have to admit, Arwin will not stay for the next 5 years. Oh. You can look 3 to 5 years down the road. Okay. Yeah, diba? So, parang the next, there. Ano. Diba? So, you I'm going good Calma. Point there. I'm going Calma. Okay. Ito yun. Best available big, especially for potential, Calma talaga. Hmm. What they need right now at this moment is a 5. Is a 5. So, pwedeng sila lata. Hmm. Ganda ka dun, ha? Paisip mo ko dun, ha? So, are they gonna go future pick? Ito yung kumbaga team pick natin for the future or today? Ito na. Ito na. Gumugulo na. Gumugulo na. May point ka dun, daw. Kasi yung Calma, pwede. No? Parang next... Yun ay susunod mo pag umalis si Arwin. Tito Arwin na yun. Tito Arwin. Siya. Tito Arwin. Ano na, tulong na ako sa susunod na henerasyon. And Coach Bonnie, who is obviously with Letran, has watched JM Calma closely. And also si Mr. Laptop ng Letran na anak ni Coach Pido, ganun din. Sige, I think I'm going with your pick. I think you made a great point about you need a successor to Arwin. This is no toxicity, ha? Hindi yung kukuha naman yan sa SMB. Hindi! Okay. Yung ngayon. Okay. Kasi nga, siya rin naman talaga yung best available talent right now. JM Calma. Hige.
Going Calma din at 6. Just everybody knows nalalata talaga to, ha. So pag naglalata to bigla, puta ka't ako nagpadala, na-manipulate ako ni Gregorio. Yan ang mga Gregorio! Magaling magmanipula! Ha? Shout out to the three stooges in Coach Alan, Coach Ryan, and Boss Pato. Congratulations, UP Fight. Okay. Kagabi, nasa bonfire, basketball pa rin yung pinag-uusapan eh, anak ng... Hindi pa na nag-e-enjoy, no? Hindi tumitigil sa pagtatrabaho eh. And I'm sure they will be very, ano, today sa draft. Very active. Mm. Ano lang yan? Celebrate, tulog, umaga na, PBA draft. PBA draft naman, okay. Okay, sino 7? Enlex. Enlex. Enlex has been eyeing this one guy. Sino nga? Oh, alam mo yan. Alam mo yan. Alan G, Enlex. Sige nga, sino? Enlex has been eyeing Mamuyak for the longest time. Well, obviously with that, they know Mamuyak. But ako, I'm gonna switch it up a bit. So hindi ka magmamuyak? I'm gonna go, hindi ako magmamuyak. Kasi bumalik pa si Calvin eh. Bumalik pa si Calvin. Exactly. They don't need Gian Light now. And Kiefer might come back. Hindi, kausap ko si Kiefer. I think he wants to play one conference. Oh, gagawin niyang panala yung PBA. sa conference lang, wala eh. Off-season. Off-season ako eh. So, papanalay muna ako sa Pilipinas. Okay, lalaro muna ako. Balik ako yung Japan. Okay, yung PBA na yung panalay. Tapos, pag naglaro pa si Kiefer, bababa ulit si Kevin to 2. Kasi nag-1 siya, di ba? So, pag 2-2 siya, si Calvin sa 3. Okay, so you don't need Gian. Kasi meron ka pang mga Panyamogan, meron ka pang Ighalo, di ba? So, yeah. Okay. So, ako, with the loss of ikaw, sinong ano mo? Sino nga wala? With the loss of who? With the loss of Jericho. Ah, Jericho! With the loss of Jericho. Pwede ka nga magmamuyak. Hindi, I would go... Honestly, on my someone who would play the same and has the potential to be the same. Damn, this is gonna be a reach. I'm gonna go Sean Del Defonso. Whoa, that's a reach, bro. I love Papa Colon, but damn, you're putting Sean at 7, bro. The improvement of him from playing a stretch for an undersized stretch for to this season, bigla naging wing siya. Very true. Ang ganda. I'm very impressed with sabihin. Kasi ako, I've always thought na kung if he plays the 4, yeah, small. Malit siya. Sabi ko, yeah, baka second, third round. Yeah. Pero when he played the 3 this season, ang laki nung improvement niya eh. And I have to say, in the combine, he had back-to-back-to-back 3-pointers at one point in one game. So, that's a good pick. Sean, okay. Because your justification of this pick is you're trying to... When we say replace, guys, hindi namin sinasabi magkasing galing sila, pero you're trying to replace the spot of Jericho, iniwan ni Jericho. Okay, I'll go with the same with justification that I'm gonna replace Jericho's spot because they just got Justin Chua. So medyo okay naman yung bigs nila. And wala na ako makitang big man dito na magbabago yung rotation ni Coach Yang. I'm gonna replace Jericho Cruz, but I'm not going with Sean Del Defonso. Because Jericho is someone that you wouldn't need. Hindi mo kailangan masyado ng magbababa ng bola. Which I believe hindi siya yon. Kahit sinasabing point guard siya sa PBA. Pinag-iisipan ko dyan si Encho Serrano and Kurt Lohera. But Kurt is more of a 1-2 combo guard. Encho, I still believe, shouldn't be a 1. Kasi talagang ano na yon, hindi mamamaximize si Encho. So I think I'm going with Encho because if you want the Jericho spot to be filled, I'm going with Encho Serrano. Kasi si Gian more of... Oh, reach din yun. Kasi si Gian medyo ano eh. Knockdown shooter eh. Tsaka depense. Kailangan mo yung kumaatake. Kailangan mo yung kumaatake. So kailangan mo like Jericho, agresibo, dumadrive. So yeah, I'm going with... Dito na nagkakagulo. Oh, kasi pareho tayo nag-reach na. Pareho na tayo nag-reach. Pero team needs to. Team needs as of the moment. Okay, team I'm needs. Going Serrano at... Ano to? 7. Okay. 8. Ang kinakabahan ako kasi masisira yung last year ko. Puta, ganda-ganda na lang dating ko last year. Okay, Ginebra. Halak ng to. Kung sino kailangan ng Ginebra. Oh my gosh. Sino bang pwede waterboy dito? Sino bang pwede nga rin? Sino bang magaling dito mabilis kumuha ng tubig? Sino magaling magmasahe dito? Puta, paano to, Brad?
Sino dito hindi magsusukat para hindi magalit si Coach Team Code? Oh, Brad. Sino lang yung ganun? Oh, my God. They're coming off a championship. And they get the hit. Okay, wait, ah. Sino ang mga available na tingin mong okay pa? You have, we have... Tyler, Gian. Tyler, Gian. My, on my list, I still have Lohera. Lohera. Diba? Tama, o Lohera. Tama. Jason David. Jason David is still there. Lalata, still there. Jonard Clarito, nadyan. Jonard Clarito, still there. My, Mark Dyke, Jologo. Mark Dyke. Allen Mina. Still there. Allen Mina. Okay. Putting into consideration that they want to have, they like bigs. Coach Team likes bigs. Yun lang. Pero si Holcombs. Ano ba si Holcombs? Oo, oh, di ba? Wala na yun doon. Pero di ba, kinuha niya yun. Si ano, si Usita, kinuha niya. Si Big Mike ha. Oh. Si Chet Manuel Barig. Si Jericho de Guzman, kinuha niya. Oh. Di ba? Si Tay-Tay Chodoro, hindi big man, pero kinuha nila yun. Okay. Tingin mo magbi-big man sila? Hindi. Ako, I'm feeling they're going with continuity. Sa, from the that? 3x3, ano? Ah! From the 3x3, ano? So, Encho ka? I'm going with Encho. I'm going okay, with Encho. Okay, continuity nga. Kasi tatlo dito sa kanila eh. Dyke, David, Encho. Okay, so yeah. Same system na yan. Yeah. Same system na yan. So you have Encho at 8. Encho at 8. Okay. I think they're going with the big. They're going with the big. Okay, so I have Ular, Lalata. They were looking at Chester Saldúa. They were looking at Chester Saldúa. And there was this shooter, Saldivar ata yun, yung shooter na malaki. Ulak Samana. I forget kung sino yung tinitingnan nila. Okay. Sino yung ulit? Ular or I'm going Lalata. Sino ang sentro ng Isaac Stan Hardinger? Yeah, I think I'm Japet. Going with Lalata. Japet. Quatro nila si Japet, diba? So Lalata would be, hindi ko sinasabing magagamit itong mga to ha. Kasi obviously di sila magagamit. But Lalata would be under Christian. And then Ular would be under Japet. Yun ang magiging ano, diba? Hmm. So I think I'm going with, you know what? Pwede Ular eh. Kasi SMC eh. Oh, no toxicity. Basketball. Hindi kasi parehong pwede. So parang, oh, tama. Winiway ko na lang. Sino ba yung bata nila? Ang hirap na puta. O sige, Lalata na ako. Lalata. Ang hirap. Actually, kasi kung if you're talking about Ginebra, Talk and Text, San Miguel. Wala na to eh. Ano na itong mga ito eh? Built na itong mga ito eh. Oh, hindi naman nila kailangan pumig eh. You know what? Sige, because of that, I will justify Ato Ular ako. Kasi bata nila eh. Ato Ular. Ato Ular at 8. Ato Ular at 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sino 9? 9 B-Watts? Would be Blackwater again. Okay, ito best available talent. Blackwater again. Best available talent. Coach Ariel. Dito ko iniisip si Sean eh. Ay, hindi. I'm going Lohera here. I'm going Lohera. Blackwater. Best available. I'm just going best available at this point sa draft ko. He is the best available. Bro, magaling yung Lohera. Like, I watched him sa online. Magaling, bro. Both ends. Ends, bro. Medyo undersized lang siya to be a 2. Pero, yeah, I'm going Lohera. 9 for Blackwater. Ako, I want someone who has the potential to have the Aaron Black story. Okay. So I'm going Tyler Teo. Oh, that's a reach. Huh? You're going no, Teo over Lohera? Okay. Mas may potential si Teo to be the scorer Blackwater needs. Not Lohera? Si Lohera is more of mas marami siyang kayang gawin. Offensively, galing gumalaw off the ball. Yeah. Yeah. That's one thing that's a skill na hindi talaga na ituturo. No, okay. sa normal na skill session, yung movement off the ball. He knows when to cut, he knows when to run. Yung kanyang, I'm gonna speak in a sports scientific, yung kanyang finish, where he jumps forward, not up,
sobrang hirap ituro nun. Si Lohera to? Si Lohera to, si Lohera to. Magaling si Lohera. He has so many, he has so much to, things na kaya niyang gawin, but yeah, just from a scoring perspective na kailangan ng scorer. Ng ano, so JV can just play, JV can just play, you know, his typical one that is gonna be the secondary option. JV Casho. Okay. JV Casho. Diba? So you need the potential of someone who's gonna come off the bench, yeah, and then insta-scorer. So I'm going... So Tio ka. Okay. Tio. Sige, we have the same thinking, but I'm going Lohera. Okay. Sige. Damn, wala pa tayong Mamu. Wala pa tayong Clarito. Bro, yung Clarito. Low-key yan. Okay, we'll talk about the sleepers later. Alright, Blackwater. Sino next? Blackwater. Hindi, sino next after Blackwater? 10. At number 10, Rain or Shine. Okay, Rain or Shine. Dito ako magmamuyak. Dito ako magmamuyak. I'm going same actually. I'm going same. Yeah. And also because mayroon magpa-practice si Coach Chris. Bagay sa kanya si Mamuyak, bata pa. Bata pa. Ganado pa to. I'm going Mamuyak. Pero so honestly, they, mayroon, so they had bang natirang ano, Phil Am. Because I know Chris. Tyrus Hill. Coach Chris, but it's gonna be too early for the third. Too early. And I feel like since you got Javi na at the three, nakakuha ka na ng isang shooter, bumalat ka pang isa pa. Unless may big man, pero wala eh. Wala. Pwede ka maglalata. It's a wing draft. Oh, eh. So might as well go Mam muna. And, Coach Chris said this last year. Kaya gustong-gusto nila si Mike Nieto, tsaka si Anton Asistio, and also Andre Caracut. Coach Chris likes players with yung may winning pedigree. So, Mamuyak yan. Sinabi ni Coach Chris yan, he likes players who know how to win. Mamuyak. Okay. Sira 11. 11 is Blackwater again. So, apat ang first round nila. Tatlo. Okay. Kung Blackwater to, nagpalitan na tayo, I'm going to you. Best available talent na. Sino ba bang available sa akin? Lohera, wala pa ako. I'm going Lohera. Oh, nagpalitan lang tayo. So, okay. Doon din nahulog. Oh, doon din nahulog yung dalawa. Doon din nahulog pa rin. Mga Orlan, Wamar. Oh, sige, we'll talk against sleepers again later. Okay, last. Sleepers, yeah. 12. For the 12, ito mahirap kasi. Sino ba? Who do you put for Magnolia? Ano ba bang kailangan yan? Taga ano? Taga tape. Alalim na yan from 1 to 5. Ay, nakalokohan ito. Magnolia, pick up po. Taking. I'm going to be toxic here and I'm going to look for someone na bata nila. Kasi, what's for? Alin Mina. Bata nila yan eh. Jologo, bata din nila yan. Basal dati yan. SMC yan dati. Mark Dyke. I'm being toxic here kasi wala na talaga eh. Lalata, pwede. Papag-iisipan. Wala na bro. Jason David, pwede. Clarito. Yun na yun. Yun na yung best available for them. Oh, yun yung mga bata na nila eh. Sino kukunin mo? Mark Dyke? Number 12. Sige. So, let's say meron kang Calvin. Gawa na tayo ng pangalawang Calvin natin. Mark Dyke. Mark Dyke. Okay. Okay, I'm going Allen Mina. Allen Mina 12. Which is not a bad pick. Kasi... I wouldn't be surprised. Oh, kasi... Kailangan mo lang naman upo eh. Honestly ha, kailangan mo lang naman upo sa bench eh. So doon ako sa specialty player. Yung papasok mo kasi kailangan mo ng 3 points. Meron bang history ang Magnolia na biglang nagkakaroon ng super rookie? Rare din eh. Lagi silang malakas eh. Rare din eh. Diba? Lagi silang malakas eh. Gio Halalon nung nag-draft. Hindi eh. Gio's rare. Gio, naman, expected. Yung mga deep in the draft. Ay, wala. PJ Simon. Hindi, ano yun? Free agent signing yun. Ah, bata ni Tito mo yun, di ba? Free agent pala. From PBL yun. Ah, okay. Oh, wala yung sabi mong wala. Nagulat lahat. Wala. Well, si PJ that. Nga, but then, si PJ, that's a different story. Wala namang atang PJ Simon dito as of now. Pero, sige, you're going Mark Dyke, I'm going Mina. Mark Dyke. This is the toughest, well, dalawa po lang naman yung ginagawin ko na mock-up, but this is tough. Okay. Rundown. BGR. Pareho pa tayo dito eh. Blackwater, safe. BGR. Terra Firma Arana. Converge will get Gray and Ambohot. And Ross will get Javi. Northport
we agreed, I agreed with you, going Calma. Sa NLEX tayo nagbago. You're going Sean, I'm going Serrano. Because of the Jericho Cruz spot. And then when we went with, we went with Ginebra and you called, sino siya? Encho. Ah, okay. So nag-encho ka. I went with Ato Ular. Because number one, they don't need anyone and they like Project Bigs. Kaya pa rin hanggang ngayon, hindi ko pa rin maano kung maglalata ako. Kasi gusto ni Coach Tim yung mga Project Big. Sige, pero I'm going with Ular. Kasi mas may, wala, naglaro ng college, di ba? Nag-champion sa Letran. Okay, Blackwater. Nagpalitan tayo din. You went Tio Lohera. I went Lohera Tio. At 9-11. At 10 for Ross, we went Mamuyak. Pareho tayo doon. Mamu. Mm-hmm. Okay, then Magnolia, I went Mina. You went Mark Dyke. So, basically, ang nag-iba lang tayo is the Northport pick, the NLEX pick, the Ginebra pick. Yun lang. At saka Magnolia pick. So, 8 out of the 12, pareho tayo. Yung second round ang labo-labo. Wala na, wala na, wala na. Ano na yan? Okay, let's talk about sleepers. Let's talk about sleepers. Okay? Which I believe, kung hindi masikip sa PBA, pwede sila. Kung hindi masikip. Parang ako. Joke lang. Napakasikip. Papawis Basketball Association. Pwede ako. Joke lang ako, guys. Okay. Shaq Alanis is a great scorer, pare. Yo, he can score, bro. James Harden tong Shaq Alanis. Alcoriza, pwedeng ano yan. Spot up. Spot up shooter. Wamar. Wamar, bro. Points Wamar. Guard, bro. Points guard. You know whom? Who impressed scouts? That's why I will not... Feeling ko second round to. A lot of scouts or coaches were impressed with Enzo Hoson. Talaga? Because Enzo Hoson is... He won't be your top point guard. But he can definitely be your backup point guard. He plays a little bit like... If I'm talking IQ, decision-making. Yeah, medyo may pagkawami eh. Hey, pero scorer pa si Wami. Scorer pa si Wami, bro eh. Siya yung tipong stabilized niya lahat. Mm, tama. Like, tama. Kumbaga, pag uupo yung top point guard natin, obviously, yun yung mga Eli Tenorio, yun yung mga Mikey Williams. Ako yung magiging, sige, magpahinga ka lang dyan. Papaganayan ko pa rin yung opensa. Kahit hindi siya mag, his stats won't come at you na parang 10 points, 12, pero like, very, very steady. Okay. One guy na I also am impressed with, pero wala masyadong clout. Parang Enzo Hoson din. Mm. Si Andre Armenion. Nagagalingan ako sa batang to. Mm. Kasi very steady. He led the in sa field basketball. Parang nagpo 14 assists yan on a regular. So, Andre Armenion, solid din. Alvin Baychong. Big man. He's 6'5". And, yeah, banger. Talagang banger. Has the potential of a little bit of a bow. Yeah. Jonard Clarito, mga Jonard kaibigan. Jonard Clarito. Ito yung pwedeng, sleeper pick talaga. Ito, pare, pag nahulog sa'yo to, sa may second draft, ay, pickin nyo na to. Jonard Clarito is Jason David din natin pinili sa first round. Jologo? Jason David. Jologo din. Jologo. I mean, oh, yan yung mga sleeper. Mga sleeper. Yung... Yeah. Fajarito. Would you consider Tyrus Hill a sleeper? 6'5", can dunk. Di ba? Pwede. Nawala kasi. So parang we don't know who he is right now. It's been 4 years since we last saw him. He sat on the bench for Lasal. So hindi natin masyadong ano. But you know, still, if you want a project big, may swag obviously, Phil Am, di ba? Tyrus Hill pwede. Sandy Senyal. Alam mo, hindi ko masyadong nanos si Sandy Senyal. Oh, okay ba? Pare, like you brought up Senyal, yung De La Rosa, JR De La Rosa, pare nag-mythical yan nung combine. Nag-mythical nung combine yung JR De La Rosa. Ama. So could be ano? Hindi, I mean... Batang Coach Mark. Batang Coach Mark. So I'm just bringing him up kasi nag-mythical siya. I didn't know him before that. Si Nino Ibanez was great in that ano also. Magaling siya nung nag-champion siya. Sean, I didn't pick Sean in the first round. Kahit alam niyang mahal na mahal ko siya. Yung Jerwin Ginto, kapatid to ni Bradwin Ginto. Mga kaibigan.
Pero mas hilaw to si Bradwin talaga. Yeah, yeah, hindi Bradwin. Hindi siya built the way. No, 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 iba si Bradwin. Bralmeca. There's one Bradwin. Guy from UP. Oh, si JJ. JJ Espanyola. Very solid point guard. A lot of scouts guy, also. Maganda pinakita niya. Yun nga lang kasi masikip talaga sa PBA. So, Bralmeca naglaro Arellano. Oktubre, solid din. Galing si Safi Atayan. Basta Cebu. Oktubre. RJ Ramirez, nandito. FU. Ives Sazon, bro. Ha? Scorer kung scorer. Mm-hmm. Pare, grabe yan sa MPBL. Ives Sazon. Marwin Taiwan, naglaro sa... Chester Saldua could be a project big. And Orlan Wamar. Yeah. Saldivar. Okay. That was a tough draft. This is going to be a tough draft. Kaya masaya manood mamaya. And I'm already calling it. Feeling ko lang yung kumpiyansa talaga ako hanggang 5 lang. Si Sangka, medyo iffy dun sa picks mo. Ako kasi pwede nang mag-iba-iba na yan. Saka nga hanggang kumpiyansa? Siguro hanggang 1. Tutangin na ka. So tingin mo hindi pa sure Arana yung 2? Hindi pa. Talaga. If you're really willing to go for Jeremiah Gray, because Jeremiah Gray... Nakakapirma mo lang kay Alex. Pero, I mean, if you're just going best talent. Oh, if you're going best talent. But, diba? Are they willing to wait? Is Terra Firma willing to wait? Niya. And meron ka ng tapos all Filipino pa itong dating. All Filipino. Terra Firma has been waiting. So kung gusto mo na... They've waited for so they've long. They've waited. Diba? So kung talagang gusto mo na lang talaga ng talent na pwedeng maging superstar. Jeremiah Gray. Diba? Isipin mo lang, if Jeremiah Gray is fully healthy and you have Jeremiah and Munzon who are both lengthy, you know what? Modern day wings. But let's be toxic for this pick. SMC. Pwede ka na mag-Arana. SMC ka eh. Nawala si Slaughter sa'yo. Pwede mo paikutin na. Sorry guys, I'm just being real here. Oh, pwede mo paikutin na ngayon yung mga big man. Meron ka ng Sanggalang, Stan Hardinger. Tapos nawala si Slaughter. Sino ba ang big man pa? Magnolia. Ah, Junmar. Obviously. Junmar. Untouchable Vic naman yun. Vic Manuel. Arana ka. Pero ako, tama kasi, naman. Okay. The fact na pinag-uusapan natin. Yung toxicity. One pa rin ako confident. Okay. We'll see what happens this afternoon, mga kaibigan. Sobrang ganda ng draft namin, mock draft namin. Sobrang layan ito dun sa mock draft na lumabas with tiebreaker yesterday. And those are respectable, kumbaga credible people, yung nasa tiebreaker, sina Coach Charles yun eh. So, sobrang layo, bro. Nakita mo ba yung sa kanila? Di pa. Bro, ang layo talaga, bro. Tiebreaker. Wait. Nasa community yun eh. Nilabas nila yun dun. Sobrang layo, bro. As in. Ayun. They went with BGR, Justin Arana. Pare, nag-encho si Rano na sila sa 3 eh. Aga. Ang aga ni Encho si Rano nila sa 3. Para sa akin, Converge will not pick Encho for Jeremiah. They went 5 Jeremiah. Too deep. Too, but no. Parang too early yung Encho. Eh. Pero yun yan. They probably know stuff we don't know. Oo naman kasi siya. The coaching world. Oo naman. And then they went, inuna nila si Mamuyak kay Javi. I'm picking Javi first before Mamuyak. Like, I gotta go with Javi. Javi is a... ano yun pare? Malaking tumitira ng tres. Ano masyado si Javi, bro? Unicorn. Diba? Parang puta, laki-laki nun, tapos tumitira ng tres. Laki ng growth niya sa Japan. I gotta sa Japan, go, Javi. The Japan experience. Yeah. Ano talaga? Pero parang same lang sila. Nakikita mo ba? Nakuha mo ba? Hindi, wait. Ito. Send ko sa'yo sa Instagram. Ayan. Sinend ko sa'yo sa Instagram. Solid. May mock draft din sila. And they do it kasi na paisa-isa, iba-iba. Ah, lima kasi sila eh. Lima silang pumipili eh. Oh, Jeyo Ambohot at 4. Pareho sa atin yun. Pareho naman sa atin yun. Ay, sorry. Oh, so they have Coach Charles, Normie, they have Eros, Carlo Pamintuan Magu. And Boss Magu, Idol Magu Marjon. Okay? So they went with Roser Arana, Serrano, Ambohot, Gray,
Mamuyak Delianyo, Kalma, Tio, Lohera, Ildefonso, Nina. We have to, ano, we have the same set of people. Same set of people. Same set of people. Ang naiba lang ako is Ular. I didn't get Sean kasi sa first round ko. Okay. Yeah, pero, you know, everybody has their own mock drafts and there's nothing, kumbaga, imposible na ma-perfect mo yan. Kung na-perfect mo yan, may inside, ano ka, may inside job ka. Kung na-perfect mo yan, puta. Di, tsaka bro, pati yung mga coaches, pag tinatanong mo, naghihintay lang din lahat yan. Hindi naman nila makukuha yung iniisip nila kasi malay nila kung i-pick, di ba? I-pick before them. The fun of draft day. Guys, panoorin niyo yung ano. Nakita ko na yan, nakita ko. Before, that was diba, the manager bro? Of Air 21. Meron ka ng listahan. Wala. Meron ka ng listahan. Hindi, may listahan, may gusto ka play. Magugulat ka, pare. Mauulul ka bigla. Mauulul kasi may time limit ka lang. So, hanap ka lang sa draft board. Hindi, ano ba kailangan natin dito? As parang 3 minutes lang, 5 minutes, parang ganun lang. So, it's gonna be a crazy day. Guys, panoorin niyo yung draft day, yung football movie. You would see how the craziness that goes on and the hype that goes on during draft day. Okay, brother? Salamat sa oras mo, bro. Alam kong busy ka. Alam kong Sunday ngayon. Isisiyo mo si Javi. Pero salamat at sinamahan mo ko dito, bro. Ha. Mag-enjoy kami. Man, for the PBA. For the PBA. Oh, pare, for the PBA. For the PBA. Non-toxic content for the PBA. Please follow nyo si Juanito sa Instagram and also on Twitter para enjoy nyo lang. And also, i-plug mo na rin yung mga kailangan mo. I-plug, pare. Para. Okay, guys. So, follow Baseline Hoops Manila if you have youth. If you have youth guys, 19 under, 16 under, and you want them to train in Quezon City area, follow nyo lang yung Baseline Hoops Manila. Yun lang naman. Thanks, Mike, for the invite for today. Brother, salamat ha. Mag-iingat ka. For Juanito Gregor, my name is Mike Reyes. Take care of yourself. Take care of yourself. Peace and love. And we'll see y'all tomorrow. Good luck to all the draftees.